Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Welcome pong muli dito po sa Light from the Light. Ako po si Ilaw. Kagabi, meron po akong nabalitaan na meron daw pong nahuling nagpapanggap na pare dyan po sa May Tondo. At ito pong nahuli na pare na, nagpapanggap na pare na ito, eh dati daw pong carnapper. So meron na po siyang kaso ng carnapping. Now, minabuti kong gawin tong video na to to inform our fellow Catholics yung mga dapat na gawin kung sakaling nagduda sila or nagdududa sila dun sa status ng talagang in-invite nilang pare. Una, hingin ang celebrate. Ito po isang ID kung saan nagpapatunay na yung pare ay pare, yung tao, yung lalaki ay pare. Titignan niyo po yung nakapirma doon, okay, kung pirmado by the bishop. Tapos, check nyo rin po yung diocese. Now, kung duda pa rin kayo, pwede nyo i-search sa internet kung ito pa rin ba yung bishop, kung itong name na to, siya ba yung bishop talaga ng diocese na yon, at kung meron ba talagang ganong diocese, kasi pwede po itong pekein. Now, para makamake sure po, tawag po kayo sa parokya na pinanggalingan niya kuno. Okay? Kung hindi naman po, tawag po kayo sa chancery office po ng inyong respective diocese sa tanong kung meron bang ganong pare, okay? Ito po kasing mga ways na to. Ito po ang paraan para po makasiguro na hindi po tayo nalilinlang. Kasi nga po, sa panahon ngayon, marami na pong masasamang loob. So, dapat po maging mapanuri po tayo, maging mapagmatsyag. Kung ang mga bahay natin, pinoprotektahan natin sa laban sa masasamang loob, ganun din po sana ang ating pananampalataya at yung mga ritual natin, yung mga ginagawa natin na may connection sa ating pananampalataya. Dapat po protektahan din po natin. Alamin po natin kung totoong pari nga ba yung nagbibigay ng blessing, ganyan, o baka nagpapanggap lamang. So yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami pa po tayong makatekis at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.